Nakakalungkot dahil kinansel nga ng Blue Ribbon Committee yung kanyang hearing ngayong araw na ito para sana mabigyan ng oportunidad no ang ating Vice Presidente para umattend no ng subpoena no ng NBI. At nakakalungkot dahil hindi pumunta no ang ating Vice Presidente. So nakikita natin na talagang meron sakit sa pag-iwas no ang ating Vice Presidente dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan tulad ng nangyari sa pag-iwas niya sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President Department of Education no ito ay kanyang iniwasan din ngayon naman na iniiwas na naman siya so, no na harapin yung kanyang subpoena sa NBI. So sana harapin na lamang niya ito ng diretso dahil kawawa naman ano yung mga ordinaryong mamamayan pag nasa subpoena lalong-lalo na ng NBI. Ito'y maharap. Dito natin nakikita na pag ikaw ba ay makapangyarihan at mayaman hindi ka na kailangang humarap ano sa mga ganitong klaseng patawag lalong-lalo na sa napaka-importanteng issue na kanyang kinaharap patungkol sa pagtitreten ng buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating House Speaker, sa buhay ng ating First Lady, no? At sa kinaharap niya, lalo-lalo na sa paglabag no, ng anti-terrorism law. So kailangan sana na harapin niya yung mga importanteng issue na katulad na ganito.